What's up, mga kakapsko? Welcome back to my YouTube channel. This is Nikka, your Tita 18 right here. And today, we are going to be reacting to SB19's PAGTATAG World Tour Manila Highlights. This was uploaded actually 2 days ago sa SB19 official YouTube channel mismo. But I missed it since you guys know na very busy talaga ako kasi nasa bakasyon ako sa in-laws ko dito sa UK. But it won't stop me na mag-react sa mga content ng ating mga boys kasi of course mahalimayan tsaka exciting moments ngayong times na to kasi gusto ko talagang maging involved kahit na medyo busy ako, gusto kong maging involved, gusto kong maging updated sa boys kasi feeling ko part ako ng ano nila, ng growth nila, part ako ng stardom nila, char, part daw ako, pero kasi nagsimula ako nung go up era pa, nung talagang hindi pa talaga sila sikat. So I'm really really happy sa kung ano man yung mga nararating ngayon ng mga boys, kahit na wala ako doon in person, kahit na hindi ko sila na support in person, pagbili ng ticket, makita sila in person, at least I am supporting their official YouTube channel sa panunood ng kanilang mga videos and contents. And of course, sa lahat ng mga 18 as well na nag-a-upload ng contents about SB19, especially sa mga concerts ng SB19, sinusupport ko, hindi ko man nire-react lahat, pero pinapanood ko, like, sinusupport ko lang lahat ng mga tao na connected sa SB19. So yeah, without further ado, mga kaps ko, I'm very excited to be watching this highlights kasi of course hindi ko napanood lahat, diba? So maganda itong highlights kasi professionally edited ito ng 1Z Entertainment. So yeah, let's enjoy this, mga kakaps ko, and let's be kilig and excited and be happy for our mahalima. Let's go. Oh my gosh, 2 minutes lang pala ito. Akala ko ang haba. Diyos ko, 2 minutes lang pala. Pero let's go. Oh, grabe. Someday, I will be part. Oh my, ganun ako. Ganon ako, maiiyak talaga ako ng sobra. Ganon ako. Nai-imagine ko na yung sarili ko kasi gustong-gusto kong pumunta sa mga concerts ng SB19. Kaso nagka-pandemic at saka, of course, I supported them during their online concerts. Nanood ako ng lahat mga online concert nila. Apart na lang nung concert nila last time kasi nagka-COVID ako or basta nagkasakit ako. So, feeling ko talaga maiiyak ako, feeling ko talaga overwhelming yung experience. I know you guys na before kayo nakapunta sa pinakaunang concert nyo sa SB19, mafe-feel nyo yung anticipation ko na nilulook forward ko yung time, a special moment na andun na ako mismo sa dome, sa Araneta, or kung saan man sila magko-concert. Napaka-special na feeling yun kasi pinag-impunan mo yun, inantay mo yun, parang minamanifest mo na mangyari sa'yo yun. Sa akin talaga, it's been 4 years, almost 5 years, 2019, 20, 21, 22, 23. So, almost 5 years na akong fan ng SB19. Hindi ko pa talaga sila nakikita in person. So, hoping, manifesting this year or next year, sana mag-align yung schedule namin. Uy, kudos talaga sa nagdamit ng SB19. Grabe, ang gaganda ng kanilang mga outfits. Oh, ate, I feel you. Grabe. Yung tattoo ba ni Josh, ano lang yun? Sticker lang din ba yun? Technical rehearsal. Kasi naito lang yung stage, ang laki yung improvement sa tapos yung meron pa kaming access underneath the stage, so ang improve talaga, tapos ang laki ng pinagbago. Excited kami sa mga grabe. Excited kami sa kung ano mga feel ng 18 sa concert. So, yung production ba, hindi sila, parang hindi sila kinapos. Talagang binigay nila lahat
para sa concert nila, para makita lahat ng 18 kung ano talaga yung naging improvement nila, not just sa performance level nila, pero sa overall production talaga. Maging happy kayo, mag-party-party tayo sa band. Uy, nag-goosebumps ako. Grabe. Iba talaga pag live concert, diba? Iba, iba. Oh! I can imagine myself talaga. Pag ako nakapanood, nako, ewan ko na lang. Ito yung sinasabi ko, dapat mag-release sila ng DVD ng lahat ng mga behind the scenes. Oh, ate, I feel you! Maiiyak din talaga ako sobra. I'm telling you guys, maiiyak din talaga ako. Alam mo yung parang na ako mababaliw siguro? Alam niyo yung iyak, tawa, alam niyo yung mangingisay. Ewan ko. So, pasensya na sa mga 18 na makakatabi ko in the future. Talagang minamanifest ko na yan kahit saan man yan. Basta okay yung schedule ko, open yung schedule ko. Tingnan mo, SB19. Tingnan mo. Ang pupogi. Grabe ito kay Josh. Hindi ko pa pala napapanood yung ano, solo ni Josh at saka ni Stel. At saka ni Pablo. Kay Ken pa lang yung napapanood ko. Ang ganda ni Pablo. Ay, ang ganda ko. Alam mo yon, like, I just hope na meron silang in-depth na, alam mo yung in-depth talaga na highlights na talagang parang cutscenes lang ba sa every performances nila. Pero who knows din kasi naman talaga if magre-release sila ng talagang full length na highlights nila or talagang behind the scenes nila na ipapalabas nila through DVD or sa YouTube channel nila. Pero I'm really looking forward to that day na may i-re-release silang kasi, you know, cash in din yun eh. Cash flow din yun sa kanila kung magre-release sila ng mga DVDs or ng mga CDs. Kasi yung mga 18 talaga, I know for sure, lagi natin sinasabi, walang pera. Pero kapag ka-concert ng SB19, kapag ka-merch ng SB19, biglang nagkakapera, o diba? Alright, so mga kakaps ko, bitin yung highlights. Akala ko talaga full highlights yun. 2 minutes lang pala. Diyos ko, Lord. Alright, so that's it for my RV, mga kakaps ko. I will try and make a reaction video of Stel's performance, Josh's performance, and Pablo's performance, and even Justin's performance. Kasi lahat sila nag-solo, diba? Lahat sila nag-solo. So, I'm gonna be checking that out. I have already checked Ken. Of course, Ken is my bias. Pinaka unang na-react ko yun kasi of course, yung mga viewers ko dito alam na Ken bias ako. So, may nag-send agad ng link ng performance ni Ken. So, yun yung unang napanood ko sa mga solo performances. So, yeah, that's it for my RV, mga kakaps ko. I'll see you guys again next time. God bless. Take care. Bye, yours.